Magandang hapon po at nakita po namin si kumari mong Irene. Saan ka gikan? At paasa mo? Gikuanta ko nagkuha ko ni kaya kung gibilin ka naligo ko. Naligo ka? Ay, ibibili mo ba? Kahit saan sa punta? Dira sa kuan, gibili. Ay, human naman kung ligo. Ako nang gikuha. Ah, okay. Kinuha lang doon. Di man ko napabutan kay Kalintura gapon gikan mi hospital. Bakit? Kalintura man. Ano sakit niya? Kuan, ubo o kaning Kalintura. Ako, okay naman ubo niya. Ano naman sa itambal gihapon. Okay. Ngayon ko lang napansin, bakit yung isang paa mo ma-airin ano? Naputol na, sir. Pangrahan mo sa una. Naputol? Ay, gusat siya. Namali ka ng taga, no? Ang tanga mo. Ngayon ko napansin yung paa niya, oh. Tara, naranguban na niyo. Oh. Ah, putol. Asan yung nasan yung kapit? Sana dinoktong mo, pwede pa yun. Dili naman ka, naputol naman. Pwede yun. Ako pag-aaring pasumpayan. Paduktungan ka daw niya sa distance. Oo nga, asan mo nilagay? Gilubong na. Nilubong mo? Nauna pa sa'yo. Hali ka na. Nauna pa gani. Nauna pa sa'yo? Nauna pa gani. Pero ginailas ang bata. Gibiyaan ako niya. Okay. Kamusta ang babu yan? Dako na? Mas malaki pa sa'yo? Opa. Para po siyang si Dora. Ay, chinilas ang bata. Baka matinik ba? Anadala. Ha? Anadala. Baka matinik. Anadala. Ay, mga bata. Hello. Kambalo. Oh, wag mo nga. Baka makain niya yung ano ha? Yung dahon. Ano ha? Asa ang baboy dire? Dito? Okay. Ay baka... Teka, baka maano siya? Ha? Baka matinig ka ba? Teka, baka matinig! Uy! Teka, baka maano siya? Sandali! Ay, Diyos ko, puro de. Wait lang ha. Iuwi na mo. Len, uwi mo na to sa balay ito. Uwi mo na siya, baka maano. Ah, lalaki na ng baboy mo. Okay. Ah, pwede na. Pwede na ang baboy. Patingin daw. Ay, Diyos ko, ang lalaki na. Ang bilis. Ang lalaki na. Ha? Isang pa lang ni Kabulan. Isang buwan pa lang yan. Okay, oo. Oh, ito na po yung baboy ni Irene. Malalaki na. Ganito, dahil malalaki na ito, kasi tinignan lang natin kung talagang maayos niya yung babuya niya. Since malalaki na ito, halika din eh, ang ingay niyo! Ingay niyo! Halika din eh, para di mag-ingay. Dahil malalaki na yung baboy mo, ganito, nakita mo yung kulungan ni ate Badiday. Okay. Papagawan mo siya ngayon ng ganon. Ganong kulungan, kasi laki. Si Cemento na, pwede dito. Ay, kasi malalaki na po, pwede na doon. Yung gumawa ng bahay ng babuyan niya, yun din ang gagawa sa'yo. Kausapin mo lang sa ate Badiday, ha? Para yung ganun ang paggawa. Hollow block, cemento, may bubong. Para hindi ganyan na, malalaki na eh. So pwede na, ililipat na natin sa ganun. Dito mo paggawa. Dito lang dito, dito lang. Oo, para hindi masyadong maano doon kasi mabaho man yan. Okay? Halika, doon tayo sa bahay nyo para ibigay natin yung pambili niya na ay pampagawa ng balay. Pero dapat makikita namin na. Yes, sir. O, sige. O, dali. Naku, paklamo dyan eh. Nasire, buhatin ah. Sa madaan dito? Dito, pwede o. Ah? Ah, doon na lang. Halika. Dito tayo. Dako ng baboy. Ah? Eh kasi nga dagat nga ito nung unang panahon. Kaya naging ganyan. Oh, alam niyo mga kababayan, tingnan niyo. Nung unang araw, nung unang panahon, ang mga bundok po dito ay nasasakop ng dagat. Kasi po, itong mga kita niyo to, ang layo na ng dagat ah. Oh. Malayo, napakalayo ng dagat. Ilang miles? Ilang milya 'yan. Ilang layo.
Pero yung mga milestone, mga ano ang tawag doon sa dolomite, coral reefs, mga sinaunang mga Taklobo, may nakita dito kasi nung siguro nung panahon nga ni Moises nung sumabog ang mga bulkan o kaya 'di ba nalubog ang mundo sa ano? Noah's Ark nalubog ng matagal na panahon ng mundo. Dagat. Kung ilang taon siguro 'yon na ganoon. Mm-hmm. Yan tingnan niyo mga kababayan. Ito sobrang taas na nito. Oh, sobrang taas na nito. Naging dagat din ito nung unang-unang panahon. Kaya tingnan niyo, corals. Oh. Yan, sa dagat niyo lang makikita 'yan. Yung mga bato dito, dagat po ito nung unang panahon. Imagine niyo, napakalayo ng dagat dito. Pero pag naghukay kayo ng mga bato-bato dito, coral reefs ang makikita niyo. Siguro mayroon pa dito mga lalaking taklobo na nakabaon sa ilalim. Kasi nakita na daw dito noon yung mga taklobo, mga pearl. That's why nagkakaroon ng interest yung iba na mabili yung lupa. Halika na dito kay kumari mong Irene. Tignan mo. Ayan oh. Tignan mo oh. Mag-aakalang bakawan to dati. So ayan mga kabayan, ito po yung aming 30 watts na solar light. No? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Dito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya ay yung may on and off. Nababago po yung brightness at contrast. And then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede niyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at saka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabit? Yan, kung paano po siya ikabit, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So, pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw kapag siya po ay nag-charge, nagbi-blink po dito. Then, yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay, so ganito po yan, pag nakabit na natin yan, so pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag binuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So yun, papakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag ka-gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. So, meron din siyang ganyan, nagbi-blink-blink at meron siyang body. Okay? Ang presyo po natin nito ay for only 2,200 pesos. Free shipping na po siya nationwide. Natin. So, papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So, ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan, oh. Ito po yung free na kasama. Ayan, kaliwanag din siya. Oh. May body pa siya. Ito po ang kambing ni Irene, oh. Me! Me!
ang kambing ni Irene. Irene, oh. Green na green na naman. Umakadkad na naman to. Pasok na ako, Irene, ha? Sinsa lang kay sir, kay... Bakit ang kalat ng bahay mo rin? Ano nangyari? Oh, no! Ha? Anakuan kay... Diyan, pabutang niya akong anak. Ano? Pasensya ka na, ha? Hindi mo nalinisan. Ha? Diyan, mapabutang niya, sir. Hindi mo nalinisan. Kaya kumalat. Kasi nagkasakit daw po yung anak niya. Anyway, okay lang yan. Maglinis kapag ka, ano, ha? Okay na, ha? Okay, ganito. May utang sa lingkar lang dyan, mabi. Oh, ningkod lang tayo, ningkod. Okay. Magamay. O, sige. Mabuti ang iyong mga anak kasi yung sakit nila ba? Ha? Okay, ganito. Yung nausapan natin kanina. Oh, sige, paiyak. Okay. Yung usapan natin kanina, no? Papagawan mo ng kulungan ang iyong baboy. Nakausapin si Ate Badiday, yung gumawa ng kulungan nila, doon mo rin pagawa. Okay? Bibigyan ka namin dahil nagpadala ang sponsor mo, si Tita PB Lab, ng 20,000. Yung 20,000, kailangan makikita namin pagbalik namin, nagawa na ang kulungan ng baboy. Okay? Makita ko na ginagawa, yun ha. Babalik kami, dadalawin niya. Ganun na ganun ang ipapagawa. Ganun kadako. Okay, yung 20,000, enough na yun. Sobra pa nga yun eh. Hollow block, cemento, tapos yung pambubong niya. No? Mm. Pa-estimate mo doon kung magkano ang gagastusin. I mean, yung mga kailangan na gagawin. Hindi ako naintindihan. Kasabot ka rin. Ay ha? Sige. Bibigay. Itong 20,000, kailangan may resibo ha. Okay, kasi pupunta ako ng Maynila. Oh, mamayang gabi na yung flight namin. So, kaya pinapagawa ko na ito sa iyo para makita na. Kasi malalaki na ang iyong baboy. Hindi na kayo pwede magsama-sama dong apat. Ay, sorry. Hindi. I mean, magsama-sama sila pag pinapakain niya. Oo. Diba tama ako? Oo. Bibigay ko yung 20. Kailangan makita ko resibo ha, Irene. Ha, alam ko namang ano. Kailangan, yun eh, para maipakita lang natin sa sponsor mo din. Siyempre, gusto natin, alam mo naman, transparent kami. Ayoko ng ano ha. Pagkakatiwala ko to sa'yo na ipapagawa, kausapin sa Ate Badiday. Ha? Si Ate Badiday naman eh, alam niya kung paano gagawin yun. Ibibigay ko yung 20,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O, ayan, ang 20,000. Ha? Kailangan, ulit, remind ko, kailangan magagawa ang bahay ng baboy nyo para may masisilungan kayo ng baboy nyo. Ha? Okay. Importante na ang baboy ay ilalagay na natin sa ayos. Okay? So, kita mo yung baboy ni Ate Badiday, di ba? Ganon, dapat ha? Okay, dahil nakita naman natin masinop ka, matataba na ang mga baboy mo, susunod na buwan, mas malaki pa sila sa'yo. Pero huwag ka nang papasok sa kulungan ng baboy, ha? Okay? Kamusta ang module mo? Okay lang, sir. Paano okay? Kuan ang Japon. Pero lalagay ito, kuan. Kailang pang kuan ba, dalurun sa Malabog kay pa-research ba? Research?
So, kailangan mo ng pan-research. Oo. Okay, sige. Dahil scholar naman po siya, bibilang ka namin ng pambili ng cellphone. Ha? Po, sir. Ang ngirit na ngirit, oh. Ay, gustong gusto ba? O, bigyan niya ng pambili ng cellphone yung K-pad. O, ito na. Ibibigay ko na ito sa iyo. Yan eh, padala din ng scholar mo si Tita Baby Lab. O, ibili mo ng cellphone ha. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 yung pinadala niya. Para daw yun sa iyo. O, Tita, dagdagan natin 1,000 kasi parang 519,999 yung cellphone. Kailangan makita ko ang cellphone, ha? Opo, sir. Cellphone ang makikita ko, hindi yung mga kachat mo, ha? Hindi yan. O, akin na ulit yung kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Sir. O, ang perang nasa iyo ay 26,000. Ang 20, kapin? O, 20 kapin. 20 kapin, pang paggawa ng? Kulungan sa baboy. Ayan. Ang 6,000, pang cellphone. Ayun. Ang 6,000? Pang cellphone. Ang 20? Pang kulungan sa baboy. Ayan. Okay, pang kulungan ng baboy. Ulitin ko ulit. Kailangan makita ko ang resibo at yung gagawa kapag na ibabayad mo doon. Sakto yan. Hindi yan ano. Ha? Opo, sir. May sobra pa nga dyan eh. Okay. Para pagbalik namin dito, ang mga baboy mo, maayos na ang kinalalagyan. Hindi sila squatter. Maawa ka naman sa baboy. Papagawin din natin ang Pugong Biyero. Baboy Project. Oo. Number 2. Baboy House Project. Baboy House Project number 2. Di ba? Oh, may ribbon cutting pa. Tapos yung katayin. Ha? Yung baboy. Oo. Tapos pag may ribbon cutting kami, sa iyo kami bibili ng baboy. Gets mo? Oh, di ba? Pag may mga palitsyon kami, sa inyo kami bibili ng baboy. 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 Ayun. Para malinaw. Para at least, benta ka agad. Gets mo? Oo. Inalagaan mo, bibilhin namin, may bayar ka na kaagad. O, di ba? Para sa mga ribbon cutting natin, may pababoy tayo. O, di ba? May palitsyon. So, again, mag-aral kang mabuti. Papalad ka kahit may anak ka na, may scholar ka na. Okay? At huwag kang magagalit sa sasabihin ko, ha? Maglinis ng bahay. Okay? Pero karon naman jud ko. Mahalat ngayon dahil may sakit ang anak mo. Okay. Gapon na kuan mi at may pakibato na ba na pa-doktor mi. Pa-doktor. Ang isa gani wagi na dala. Katurang gamay akong gisiguro. Okay, sige ha. Pasensya na kayo mga kababayan. Ito ay hindi pangbubuli para sa inyo. Alam niyo naman kung bakit ko ginagawa na gusto ko palaging malinis ang bahay niyo, di ba? Balo okay. Na jud ko anak sa. Di ba? Alam niyo yan. Hindi ako naghihigpit. Sinasabi ko ito para sa po, sa ikabubuti talaga nila. Hindi ito para sa amin, kundi para sa inyo. Ha? Opo, hindi na ako palaging nagsasalita ng ano, pero minsan nakapagsalita ako ng, alam niyo, parang makaka-open para sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko kayo, parang hindi ko kayo mahal. Concern lang. Kaya nga tayo may family rules, di ba? Na binibigyan namin sa inyo, di ba? Yan ay para sa inyo. At again, alam mo kung ano yung ayaw ko. Ayaw na makalat. So, ngayon, bibigyan natin siya ng pagkakataon na dahil alam naman na nagkasakit ang anak, kaya po medyo makalat sa paningin namin ang bahay niya. Pero hindi naman palaging ganun yung nakikita namin. Pag pumupunta tayo dito. Pag pumupunta dito, malinis. Ngayon lang dahil nagkasakit ang anak niya, hindi niya maano. Okay? At ingatan lang yung mga anak, painumin lagi ng gamot. Kapag ka, ano, huwag mo nang patagalin, inom ka agad ng gamot na ano, ha? Minsan may sinat kasi minsan, alam naman kasi natin minsan, sabi na, ay, okay lang yan, may wala. Hindi. Kailangan, mayroon namang malabog or pakibato na yung center lang na pwede sa inyo. Sige, yun lang po mga kabayan, at maraming pong salamat ulit kay Tita PB Lab sa mga sponsor niya. At ito, ha? Magkakaroon tayo ng contest. Ha? Contest ito sa ngayong December. Ang mananalo sa pinakamalinis at pinakamaayos na bahay ngayong December ay mananalo na ₱10,000 sa first prize. Wow. Second prize
Ha? 6,000 pesos. Evaluate mo na. Evaluate. Third prize. Ano sabi ko? 6,000, no? 4,000 pesos. Tapos, fourth prize ay 3,000. Tapos, yung pinaka-last ay 2,000 pesos. Ha? Huh? Wow. Oh, sa lahat ng mga napabahayan namin, kakakato kami sa inyo na para kaming isang Santa Claus. Santa Claus. Na walang ano-ano. Ay para makita namin house raid. Na ang mga pabahay natin ay malinis. Ha? Challenge accepted. Kahit na naluma na yung bahay nyo dahil matagal na syempre, pero malinis pa din. Mas ma-appreciate namin. Mula Luzon hanggang dito sa Mindanao, kasali po kayo. Kaya, kung nanonood kayo sa mga napabahayan namin, get ready. Darating kami na parang isang sa mundo na Encantadia. Bigla na lang mag-i-evictus. Yeah. Ah, darating si Imaw. Darating kami doon, no. Sabihin natin parang darating na magnanakaw, no. Na darating kami doon para i-check ang inyong mga bahay. Contest ito sa pagandahan or palinisan ng bahay. Gagawin natin ito para kahit paano naman, may pakonsuelo tayo sa inyo at mapanatili nyo na malinis ang inyong bahay. Yun lang, no? At sa mga estudyante na scholar namin, para magsipag din kayo, pataasan ng grade to. Itong mga nasa ALS, ititingnan lang natin kung paano kasi iba yung ano ng ALS. Pero yung mga estudyante namin na nasa sa pumapasok ng face-to-face, titingnan namin ngayon dahil may first grading ang school ngayong October. No? Mag-review kayo, titingnan namin ang grades nyo ngayong October na to. Yung first grading period, kung ano ang naging grado nyo. Okay, Madeline, Maylene, Ninita, Christine, Angelo, Robin. Laurabel, at Chris Marjorie. Robilin. Ayan, si Robilin. Tingnan natin kung ano ang inyong grado. Okay? Puntahan mo si Robilin sa isang araw. No? Dalhin ang kanyang allowance. Sige, marami pong salamat, mga kababayan. Ako po ulit si Pugong Bihero, si Madam Kumarimong Irene. Oh, si Kumarimong Irene at si Kumarimong Tobars. Ayan, nag-iwan ng isang katagang, di bali nang tumaba ang baboy, huwag lang ikaw. Bye!